ng Barangay Kasili, nakapila yung mga banggang pampasayero dito. Udto sa Hulyo 27, 2023. Isa ka bangka ang naghalin sa binangunan Rizal. Pakadto sa isa ka isla nga kung tawagon Isla Talim, sakop sa binangunan Rizal. Ang bangka, halin sa pangpang o sa pantalan sa binangunan, nagsakay sa mga masobra 60 ka mga pasahero. Pero ang ara sa ilang passenger manifest, 22 lang kapumuluyo. Apang about 45 meters from the shore, isa ka mabaskog na hangin, madagko nga balod nga may dalang ulan. Ang bulpi lang nagtuhaw sa tunga sang lawod, kaginhampak ang Princess Aya na Baruto, na passenger boat. Nagtakingking pawala ang Baruto. At sa pagtakingking niya pawala, nagdalaga naman ang mga tao pawala, nautod ang katig, and boom, nalunod ang Baruto. Ang inyo nga makita is the actual footage sang pagkalunod sang Princess Aya. Nakita sang pila ka mga pumuluyo nga nalunod na ang Princess Aya. Kagilayon sila nga nagbulig, nagbugsay sang mga gagmay nga mga baruto. Ang iban ginlangoy para lang makakuha sang survivor. Yari ang first hand account sang isa sang mga survivor sang pagkalunod sang Princess Aya, Mar de los Reyes, the survivor. So from here, going to... Yes, to isla. To isla. Tapos po? Ayan, going here to there. To there? Ayan. Tumayo kami, tapos may mga bulpa, isang pamilya sila eh. Diretso kami, okay naman, maambut, okay naman siya, diretso na kami. Actually, kung makita yung Facebook ko, nag-myri pa ako. Mm-hmm. Na walang ulan. So maganda yung ano, peacefully oo, yung ano. Nag-myri pa ako, isla na lang. Kasi magkatrabaho ko eh. Kukuha ko ng mga, ang interviewin ko. Taga-PSA po, kung mag-interview kami mga may-ari ng mga fish pan. Oo. So kung ngayon na-interview ngayon. Okay. Pag-interview ko, pagpunta namin doon, sa Limbon na, may myri pa ako. Siguro mga 10 minutes na. Biglang lumakas yung hangin. Biglang lumakas yung ulan. So tendency, lahat sila nakapayong. So, sabi ng lalaki, walang babago. Sabi ng babae, walang babago. Doon din driver, walang babago. So hindi kayo kumilo? Kaya nagbuto lang kami, gumanto na. Bakit po? Dahil sa daloy ng alon? Sa alon siya, hindi siya sa hangin. Sa hangin, alon mismo. Kasi wala na ako nun eh. Gumanto na siya, siguro mga 5 inches pa. Hindi pa lumulubog. Hindi pa lumulubog. So, dahil sa panic na kayo mga tao, hindi namin naisip na pumunta sa side na to para umangat yung kapila. Mm-hmm. So nangyari, lubog na lubog siya. Patagili doon nangyari. So paano ka nakaligtas? Yung nga po, patagili nangyari. Sa yung mga gilid niya, dahil lumuulan, may mga tarapal or mga tarpaulin or lona, nakalak siya. Mm-hmm. Nakalak? Oo, pati yung gilid nakalak. Kasi nga ulan, pati yung basa. So nakita ko lang may siwang, di ba, tarpaulin, may siwang doon. Doon ako ano. Escape. Oh. Pero yung iba, kasi nasa gitna. So pag-escape mo, lumangoy ka or... Pag-escape ko, sigaw ko, hindi ko marunong lumangoy. May mga nakalik. May life vest? Wala. So kakod, na naka ano ka? Kasi from here to there, wala kami life vest. Meanwhile, samtang nalunod na ang Princess Aya, madamok sang mga mangingisda, mga tao, ngara sa takas, that immediately came to the rescue. Ang iban ginsakyan lang ilang baruto, ang iban gagmay nga bangka, nagbugsay, ang iban ginlangoy lang para masalbar ang mga survivors. Nakita, kag makita ninyo sa video, mga kasilingan, may mga buhi nga nakuha sang pumuluyo, pero madamo sang patay ang gipangkarga sa baruto few minutes right after the tragic accident. Grabe nangyari dito. Tao, baka meron pa! Aksidente. Naku po, bata. Gusto po. Naku po. Pero ang ginakatingalahan sang tanan, nga nalunod gid ang Princess Aya. Wala naman bagyo. Ang sino lang sa mga nakasurvive, may baskog nga hangin, may ulan, kagdalagko nga balod, ang gulpi lang nagtukaw sa baybayon pagkadto sa Talim Island. Pero nga amugid ni kadamo ang nagkalamatay. Ano gid ang natabo? Ari si Mr. Raul Fornillas, isa ka
Pumuluyo sang Talim Island, kagmayara siya obserbasyon. Pagkalubog ng bangka. Kasi unang-una, nung araw, dito, ang mga bangka noon, kahoy. Kahoy kawayan. Kaya pag lumulubog ang bangka noon, nakalutang lang. Hindi tulad ngayon ng mga fiberglass, bakal. At binabalot pa ang paligid ng mga harang. Kaya nung naglakbay yung Princess Aya, sa akin lang ano, sa akin lang pananaw ito bilang isang pigarito mismo at may pumutigay isla. Ang nangyari dun kasi, sa lugar na yon, doon sa may Kalinawan, itaas ng Kalinawan sa may Laot, hanggang doon sa may Pulong Itan, dyan tuwing hapon, alauna, nagsisimula ang unos. Kahit nakalma ngayon, maya-maya pag dumating yung unos na yan, hindi mo mapipigil yan. Talagang kukubli ka para umilag doon sa lakas ng hangin at salpok ng alon, ang pagtiyad ng malalaking alon. So talagang unos yan. So yun ang naranasan kahapon nung bangkang Princess Aya. So nakasama pa yung pagkabali ng bangka, ng batangan, pagkabali ng batangan ng bangka, yun yung nagpatagilid. So nagkaguluhan tao, wala silang labas nasa tagiliran. Kaya yung mga nasa una, nasa proa, at saka yung mga nasa likuran, yun ang mga nakaligtas. Isa pa, yung kapasidad ng bangka ay meron lang yatang apat na po. Or kulang-kulang apat na po. Samantalang ang sakay, mahigit pitong po. So, ibig sabihin yan, nagkulang ang pananaw ng Coast Guard. O maaaring walang Coast Guard na bantay doon sa Pretil nung umalis yung bangka. Isa pa, yung mga nag-aarimuhan yung mga bankero, yung mga nagmamaneho ng bangka, doon sa sakay na sayang yung pera na ibabayad kahit na hindi na tama yung kapasidad ng bangka. So yun ang sanin ng paglubog niyan, yung hataw ng hangin at hampas ng alon, nagpatagi-tagilid yung bangka niyan, tumatagi-tagilid na yung bangka hanggang sa mabali yung batangan. Ang isa pa, nung tumawag yung bangka, pagtawag ng bangka, may mga naiwan pa doon sa loob, kaya na nasukluban ng bangka yung mga tao. So karanasan namin yan dito, na pag may unos nang nakikita ka dyan, at makikita mo naman yung rilim ng himpapawid, makikita mo yun yung unos. Dapat alam ng makinista ng bangka, yung unos na yan, dapat magkubli ka. May kukublihan doon ng isang isla, yung Isla ng Itan, kaya lang malayo sa Isla ng Itan yung simula ng unos. Kaya wala nang nakakublihan yung bangka na yun. Nagpatagi-tagilid, lumaban sa hangin, lumaban sa alon, hanggang sa hindi na kaya nung batangan, siguro may mga marurupok din bahagi, natanggal yung batangan. So yun po ang pananaw ko lang dyan. Samtang ginapatigayon pa ang rescue operation sa Lawod, may mga pumuluyo naman ngayara sa takas na nagabantay, nagahulat sang mga masagop or makuha ng mga lawas, buhi man o kung patay. Pero marami pa rin sa loob, mga naiwan. Ay, may sinisipir doon isa sa may, ano, may waiting shed. Tami na ko pang isa, oh. Tami. Karga to, may karga. Tabi. Babae ulit yung nakuha, babae. Padungin ko. Tatlong tao pa ito. O, tabi tayo ng konse. Ay, pambata, o. Tatlong tao. As of broadcast time, 22 ang patay, sobra 40 ang nasalmar. Sa passenger manifest, 22 lang ang pasahero. Pero masyado kaklaro, overloaded ang bangka. Halin sa binangunan Rizal, pakadto sa Isla Sang Talim sa Rizal Province. Overloaded, wala naka-inspeksyon ng Coast Guard, wala gin pasok-sok sang life jackets ang mga pasahero. The same old story, the same old incident. New lives were lost. May the all rest in peace. This is a special report from Negros Herald.